Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang pag-decommissioned ng US Navy sa isa nitong Freedom Class Littoral Combat Ship at ang posibilidad na ma-transfer ito sa Pilipinas at kung sulit ba ito para sa ating Philippine Navy. Ngunit bago ang lahat ay kung bago ka pa lang sa ating channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan at modernong kagamitan na ating pag-uusapan. Nitong nakaraang araw lamang ay ipinagretiro na ng US Navy ang isang $362 million warship. Ang barkong ito ay walang iba kundi ang USS Sioux City, isang Freedom Class Littoral Combat Ship na nagamit lamang ng US Navy ng 4 na taon. Kung iisipin, ay halos brand new pa ang barkong ito. Ang barkong ito ay ipinasok lamang sa serbisyo nitong November 17, 2018. Nakatakda sana itong magsilbi sa US Navy nang nasa 25 taon. Subalit hindi pa nga nakakaabot ng 5 taon ay ipinagpahinga na ito. Ayon naman kay retired Navy Admiral James Tavrides ay nakakapanghinayang at mahirap tanggapin ang bagay na ito. Kaya't sana umano ay humanap ng paraan ang Amerika upang may transfer na lamang ito sa kanilang kaalyadong bansa tulad ng Pilipinas. Subalit ano nga ba ang dahilan nito? Kung ating babalikan, ang Littoral Combat Ship Program ay isang proyekto ng US Navy na naglalayong makabuo ng small at agile surface ship na kayang gampanan ang tungkulin ng isang frigate at isang nearshore patrol vessel. Subalit, dahil sa napakadaming problema sa propulsion system ng mga Freedom Class Littoral Combat Ship, ay lumobo ang gastusin para sa pag-operate ng barko. Ayon pa sa isang impormasyon, ay halos kasing mahal na ng operation cost ng isang destroyer ang operation cost ng isang Freedom Class Littoral Combat Ship. Dahil sa problemang ito, ay napagdesisyon na lamang ng Amerika na iretiro na lamang ito at bumuo na lamang ng isang modern at capable frigate. Kaya't ang tanong, sulit ba na may transfer ang barkong ito sa ating Philippine Navy? Ang sagot ay hindi. Kung ang Amerika nga ay umayaw na sa gastusing kinakailangan ng barkong ito, paano na kaya tayo? At isa pa, ay limitado lang din talaga ang kakayahan ng barkong ito dahil sa kawalan ito ng anti-submarine warfare capabilities. Isa pa sa ikinagagalit ngayon ng ilang mga opisyal ng gobyerno ng Amerika ay ang patuloy na pagkalagas ng kanilang mga bagong gawang barko. Kabaliktaran ito sa nangyayari sa China na patuloy na dumadami ang mga surface combatants at capable warships. Sa ngayon ay nasa humigit kumulang 350 battleships na ang nasa arsenal ng China, habang ang Amerika naman ay may 290 naval ships lamang. Ikaw, ano ang masasabi mo sa balita natin ngayon? I-comment lamang ang iyong sagot sa comment section. At dito na po magtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood at mag-ingat po kayo.